sa Quezon City. Ang pertussis ay whooping cough dahil sa bacterial infection. Isa ito na nakakahawa na respiratory infection na may sintomas na ubo, lagnat at sipon. Kaya ingat po tayo mga kapatid. At ngayong Holy Tuesday, mga kapatid, makakausap po natin ang kilalang nagpapapako sa Cruz tuwing Semana Santa dyan po sa Pampanga. Yes. Papu, kausapin na natin siya. Okay, sige. Pero bago natin na kausapin, mamu. Ay, oo nga. Meron muna tayong bago prayer. Natin kausapin ang taong nagpapako sa Cruz bilang kanyang tradisyon na at ano ba yung tawag doon, Papu, pag lagi mo nang ginagawa? Yun, tradisyon. Panata. At, panata. Panata. Ito. Ito muna ang ating gabay sa ating kapet pandasal. Kaibigan o taksil, magandang araw po. Kape at pandasal na po tayo. Ito po si Cardinal Chito Tagle. Nasa mga mahal na araw na po tayo, nalalapit na ang paggunita natin sa pag-ibig ni Jesus na handang magbuwis ng buhay para maligtas ang kapwa. Mahalagang bahagi ng pagdurusa ni Jesus ang naging tugon sa kanya ng mga itinuring niyang kaibigan. Di ba ang kaibigan ay dapat maaasahan na magsabi ng totoo kapag ikaw ay binabato ng kasinungalingan? Di ba ang kaibigan ay inaasahang magpalakas ng iyong loob kapag nanghihina ka? Dahil sa mga inaasahan natin sa kaibigan, matinding sakit ang nararamdaman kapag kabaligtaran ang pinapakita niya. Masakit kapag hindi ka pinahalagahan o iginalang ng kapwa. Subalit, mas malalim ang sugat kapag ang gumawa nito ay ang tinuturing mong kaibigan. Tulad ng magulang, kapatid, asawa, anak, kamag-anak at matagal nang kakilala. Naranasan ni Jesus ang sugat na ito sa kanyang mga alagad na tinawag niyang kaibigan. Ano kaya ang nagbunsod kay Judas Iscariote na makipagkasundo sa mga pinunong galit kay Jesus? Ano kaya ang nag-udyok kay Simon Pedro para itangging kilala niya si Jesus? Kaya mag-ingat din po tayo. Huwag magmapuri na kaibigan tayo ni Jesus. Laging isipin ang mga itinuturing na kaibigan ang kadalasan nag-aasal taksil. O Diyos, suklian nawa namin ng katapatan si Jesus na naging tapat na kaibigan sa amin. Amen. Napakagandang dasal, no, Papu? Alam mo, dyan talaga tayo dapat kumapit, eh. Di ba? Kahit saang pagkakataon ng ating buhay, whether okay tayo, wala tayong problema, at lalo-lalo na kapag nasa dilim tayo, dyan din mismo kumapit ang ating kaibigang aktres na si Bianca Lapos dahil sa kanyang pananampalataya at pagdarasal. Panunin po natin ang teaser ng aking panayam kay Bianca Lapos para po sa aking vlog sa Christine Babos Channel. Panorin niyo po ito. Mas gabi nangyari sa'yo sa totoong buhay kaysa yung mga ganap mo sa on-screen. Baka talaga it's time na ma-share ko yung story ko. Oh my gosh, ganito pala kasakit mawalan lang. Kasi ayokong maramdaman ulit yung sakit na nagpa-flashback lang nagpa-flashback. It's really so traumatic but I have to overcome it. May reason siguro kung bakit nawala si Liz. I know that God is just preparing me for greater. Kaya pinapatibay niya ako. Teaser lamang po yan. Nakakaiyak talaga. Pag pinanood niyo yung vlog natin, naka-up na po yan. Huwag niyo kalilimutan, dapat meron kayong tissue o panyo sa inyong tabi dahil hindi kayo pwedeng hindi umiyak. Ang hirap mawalan pa po ng isang ama at anak sa iyong sinapupunan ng sabay. Panoorin niyo po yan sa Christine Babos Channel. Papu? Usapang pa rin tayo, Mamu Tinti, no? 35 years na po siyang nagpapapako sa Cruz tuwing Semana Santa sa Pampanga. Siya po ang 63-year-old na si Robin Enahe,
na dati na po nating naging panauhin nung tayo po ay nag-Holy Week din last year. Naging panata niya na po ang pagpapako sa krus matapos makaligtas sa pagkakahulog sa pinagtatrabahuhang gusali. Dahil sa kanyang kasikatan, naging puntahan pa ng mga pilgrim ang barangay Kutud sa San Fernando tuwing Holy Week. Pero habang tumatagal, humihina na rin daw ang katawan ng ating senior citizen. Dahil dito, naghahanap na rin siya ng papalit sa kanya na pwede ring ipako o gustong magpapako sa krus. Ngayong Holy Week, magpapapako kaya siyang muli? Kasama na po natin si Mang Ruben Enahe. Mang Ruben, magandang hapon po. Magandang hapon, Judo, si Ma'am Pintin. Opo, kamusta na po kayo, Mang Ruben? Dati, last year ko, nandito rin ho kayo, no? At naalala ko po, nung huli po namin kayo nakausap, nabanggit niyo po sa amin na yung pagpapako niyo po sa krus nung Holy Week na yon, ang iniisip niyong pinakahuli niyo na po na papako sa krus. Ano po ba nangyari? Titigil na po ba kayo o itutuloy niyo pa rin? Siguro po, hindi ko muna masasabi na titigil na ako dahil sa taon na ito, wala pa pong napipili na papalit sa akin o gustong magpapako dito. Mm-mm. Kasi po, yung mga ibang nagpapapako po kasi nagpapabayan, kaya siguro ayaw dito. Ganun po. May mga na-offera na ho kayo, Mang Ruben, ng mga pwedeng pumalit sa inyo, may mga nakakausap na ho kayo. Meron na po, katunayan, alam na kung ni Director Alan Navarro na yung papalit sa akin. Meron na po o hindi pa meron sigurado? Meron na po. Ang kaso lang, ayaw pa nila akong pahintuin dahil daw sa kaya ko pa. Siguro mga 5 years pa, sabi nila kaya ko pa pero... Hindi ko po masasabi kasi senior citizen na tayo, 63. Kaya ng isip natin pero yung bigat ng krus, baka hindi na kaya ng katawan natin. Yung huli hong beses na kayo po ay pinako sa krus, ito, pakita natin yung video. Nakunan ho kayo na na-aksidente ho kayo. Nahulog ho kayo sa parang, ang tawag ba doon yung parang... Bukal ba yun? Ayun. Nagpa-tumbling-tumbling ho kayo pababa. Oo. Ano ho ba nangyari dyan? Bakit ho kayo nahulog? Sinuntok po ko ng isang centurion dyan na hindi ko napaghandaan. Yung burol natin mataas, mga 10 feet yun. Ayan, nagpagulong-gulong ako hanggang sa ibaba po. 10 feet? Pero nakaya nyo pa ho na magpapako kahit na nahulog na ho kayo. Nakaya po kasi gusto ko po talaga na masaktan yung katawan ko para yung pagpako sa akin na hindi ko na maramdaman. Pagkatapos po noon, ano pong naramdaman ninyo? Yung pagpako po, talagang masakit. Kailangan sumigaw ka hanggang gusto mo para yung abli ng mga pako, hindi mo maramdaman. Pagkakahulog po ninyo, wala ho ba kayo na pinsala na tinamo doon? Yung pong ribs ko, tumama po dun sa isang poste na bato. Mas masakit pa ito kinabukasan kaysa sa mga napako. Sa kamay po, tsaka sa paa. Hindi mo kaya sinyalis yun. Palatandaan na po yun, Mang Ruben, na panahon na po para ipasa para nyo yung ano, yung tradisyon sa mas nakababata. Sana nga po sa susunod na taon, may pagustuhan nila yung recommend ako sa kanila. Pero ngayon taon, magpapako pa ho sa krus, ngayon Linggo. Oo, may nag-request po kasi sa akin na kaibigan ko, ngayon isang konsyal sa dito sa San Fernando, si Council Andres Gonzales po. Nag-request po kasi siya. Simula sa pool po kasi bata pa yun, kasama ko na sa ngayon po. Anong araw po at anong oras po kayo papako sa krus? Mag-uumpisa po kami dito sa Barangay San Pedro Kutod ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 na po yun. Good Friday po yan, Mang Ruben. Good Friday po. Gano'ng katagal? Mga 15 minutes po, 20 minutes hanggang sa pagbaba po. Kasi maganda po yung pagpasok ng pako sa aking palad at saka sa paa. Pwede po pa natin pakita, Mang Ruben, yung pako? Dala-dala niyo po.
Oho, nandito po yung mga ayan, pako. Yan ho ang pinapako sa kamay ninyo at paa. Oho, ito yung sa kamay po. Sa kamay? Po yung sa paa. Oho. Yan yung paulit-ulit na paakong binabaon sa inyong mga kamay, taon-taon. Oho, oho 20 years na pong ginagamit ito, ma'am. Ano po, binless muna yan ng holy water bago po ginamit sa inyo at ipinako sa inyo? Or ordinaryong paako lang? Stainless po to, pinasadya ko pa sa aking kapatid na stainless. Oo. Na-bless naman po ito ni Padam. Ayun. Bakit yung po ginagawa? Bakit yung po ginagawa ito, Mang Ruben? Noon po kasi 1985 nung nagtatrabaho ko sa isang building, tatlong palapag at pipintura, nadulas po yung paako sa isang platform na kawayan dahil sa umaga medyo mabasa pa yung mga kawayan. Hindi ko napaghandaan talaga yun. Pabagsak po ako, Diyos ko lang yung nasambit ko. Ayun, hindi ko na alam kung paano ako bumagsak sa lupa. Gano'ng kataas po yung pinagbagsakan ninyo? Mga 30 talampakan, 30 feet po. 30 feet. 30 feet? Wow! So milagro ho na nabuhay kayo. O yun nga po, siguro yun, dahil sa pagkasambit ko ng Diyos po, yun lang ang nagbigtas sa akin. Pero na-hospital naman, na-hospital po kayo, syempre, kasi ang imbagsak nyo, ang taas? Hindi po, kasi San Fernando pa ako, yung trabaho ko nasa Capas, Tarlac noon. Stayin po doon. Saan ko ito, ma'am? Hindi sila, hindi siya hospital. Saan kayo bumagsak, Mang Ruben? From the top of the, kung saan kayo nagtatrabaho, pagbagsak po rin yun, saan ko kayo tumama? Po. Sa lupa na, pero hindi ko naramdaman na tumama ako sa lupa. 30 feet, parang may sumado sa akin ba? Tama ba, 30 feet pagkakadilip? 30, o 3 feet? 3-0, di ba, Mang Ruben? 3-0 ba o 3 feet? 30 feet? 3-0 po, 30 feet. 3-0, tapos pagbagsak nyo, lupa. Hindi naman kutsyo, lupa, papo. Pero hindi nabali ang mga buto ninyo, wala kay sugat. Wala po. Yung pagbagsak po, hindi po nyo po naramdaman. Parang may sumalo po sa inyo. Parang may guardian angel na sumalo. So pagkatapos po nun, Mang Ruben, agad nyo hong nalaman na miracle yung nangyari sa inyo. Kaya po kayo nagpapanata ng ganito. Opo. Doon na pumasok sa isip ko na magpasalamat sa pamamagitan ng pagpapo sa ating Panginoon. Ano po ang mga nangyayaring himala sa buhay po ninyo simula po nang ginawa nyo itong ganitong tradisyon? Yun na nga po, yung trabaho ko, kahit delikado, pinapasukan ko po dahil sa, siyempre, may pamilya na tayo, dahil kabataan natin, medyo malakas yung loob natin. Noon po, nakikipagtrabaho lang, no po. Ngayon, may sarili na tayong trabaho. May mga tauhan din tayong nagtatrabaho. So medyo magaan po ang buhay dahil po sa ginagawa ninyo. Mula po noong gumanap na ako bilang presto, medyo, ayun, yung mga dasal po baga, mabilis namang pinagbibigyan ng ating Panginoon. Oo. Ibig sabihin, ma'am, malakas siya kay Lord. Kaya nga, malakas kay Lord. Dasal niyang ginagawa, no? Oo. Ino-offer niya yung sacrifices niyang ganito yes. Para sa Panginoon. Oo. Ako may tanong ako ngayon, Papo. Siyempre, iba si Mang Ruben. Pero ano po yung magiging, kumbaga, qualifications ng isang deserving na papalit po sa inyo? Na magpapapako din ng krus o sa krus? Kailangan po yung may talagang kadahilanan siya bago magpapako sa krus. Kasalain muna yan. Kung ano yung ugali niya, kung ano yung mga, kung may bisyo ba siya. Hindi po namin tinatanggap yung mga ganun. Kailangan po talaga yung sincerity siya sa kanyang panata talaga. Kung may panata siya talaga, kasi po yung mga iba, bago magpapako yung mga sa iba, umiinom mo muna ang alak mo naman. Bawal yun? Bawal po yun. Oo. Kailangan po, yung katawan mo, walang espiritu ng alak. Kailangan malinis ka, no? Pero paano po, Mang Ruben, kung sabihin po na, sige, subukan ko muna, one time lang muna. Subukan ko muna. Napag hindi ko nagustuhan, di wala na. Sa iba na lang. Bahala no ho si Kapitan o yung mga director namin dito. May director kasi sila. Ilang taon mo nang ginagawa yan, Mang Ruben?
Ito, pang 35 na. 35 years, imagine amazing. That, no? Amazing. 35 years, grabe. Sa kayong pagkakahulog mo dyan, miracle na naman yan, no, Mang Ruben? Oo nga, yung tamaan ba naman yung tagyang mo yung sa poste na ba to? Oo. Dapat bali na yun, eh. No, tag-tilgas. Amen. Oo. Amen. Dahil sa taas ng pagkahulog na yun. Oo. Anyway, Mang Ruben, baka may gusto ho kayong batiin o gustong pasalamatan bago ho tayo magpaalam. Eh, babatiin ko lang po ang aming committee ng Maliligo ngayon sa taon na to, si Councilor Vince Gonzales, saka yung mga pamilya niya, si Congressman Dong, si Board Member Mika Gonzales, saka yung mga taga rito sa Barangay Kutod, magandang Magtisanto po sa inyong lahat. Aha, mag-iingat po kayo, Mang Ruben, ha? At susubaybayan po namin yung pagpapapako niyo muli sa krus. Kung yan ang magiging huli niyo po. Yun po siguro ang pagpapasyahan ng ating Panginoon. So, ingat po kayo. Yung panata ko, hindi naman para sa akin ngayon, hindi para sa buong mundo na po. Kaligtasan, saka yung kalusugan ng mga tao. Sige, maraming po. Salamat. Maraming salamat po, Mang Ruben. Ingat po kayo lagi. Pagdarasal po namin kayo. At kumusta na lang dyan sa mga kabarangay sa Barangay Kutud. Maraming salamat. Salamat. Yeah. Ayan, subaybayan natin yan. No? Maraming kasi mga kababayan tayo nagpupunta talaga ng Pampanga para panuorin yung mga kaganapan doon. Yeah. Nagiging tourist attraction na nga si Mang Ruben. Eh. Oo nga. Lalo na pag na-interview siya. Siyempre, gusto mong makita si Mang Ruben live na pinapako sa Cruz. Diba? 35 years imagine. Na. Kakayanin niyo ba 'yon, mga kapatid? Napakahirap, no? Yeah. Parang ano yung ano kayo, ikaw yung naatasan na gawin ito at hindi mo pwedeng itigil hangga't wala ka nakikitang kapalit. Parang sa mga pelikula ko lang napaparod 'yun. Yeah. 'Di ba? Nangyayari pala sa katotohanan. Mm-mm. Sino kaya ang susunod na the one? Oo, yung, di ba? The chosen one, yeah. Kumbaga. Anyway, Papo, ito, napaka-meaningful talaga ng ating Holy Tuesday. Susunod naman, pagtatanghal ng senakulo ng martir sa Golgotha, mapapanood sa Maynila. Yeah, makakausap po natin si Counselor Lou Veloso sa pagkabalik po ng Julius. At Tintin, para sa pamilyang Pilipino.
ng pagunita ngayong Holy Week, tampok ang pagtatanghal na martir sa Golgotha sa Maynila. At ang direktor po ng Sinakulong Martir sa Golgotha ay ang veteran actor at konsyal po ng Maynila, si Ginoong Lou Veloso. At ngayong hapon, kasama natin siya live dito sa Julius and Tintin. Magandang hapon sa iyo, Direk Lou. Magandang hapon, Julius and Tin. Maraming salamat sa pagkakataon na binigay niyo para ma-promote din namin yung palabas namin ngayong Semana Santa. Oh, nasa ka ba ngayon, Lou? Ba't ang daming tao dyan? Yeah, ito yung mga cast ng Martir sa Golgotha. Nakikita niyo sa likod kasi meron kaming rehearsal. At araw-araw nandito sila para mag-rehearse. Uy, okay ah. Pwede mo bang pakilala sa amin yung mga bida ng ano, ng play na yan? Oo. Ang aming Jesus Christ ngayon ay si Lance Raymundo, ang kapatid ni Rani. Si Lance. Rani Raymundo. Oh, yes, we know Lance. Nag-volunteer siya kasi ika-10th year niya na. Mula nung nag-umpisa sa lang magsinakulo dito sa Santa Ana. Yun yung nga panahon na na-disgrace siya na nabaksakan siya ng barbell sa mukha. Oo. So ngayon, ika-10th year na sumasali siya rito, kaya nag-voluntaryo na siya na siya ang mag-Christ ulit. So it's his first time to play Jesus Christ? No, several times na. Several times na rin. Kaya lang, nung unang-una siyang lumabas na Jesus Christ dito, yun naman yung panahon na nabaksakan siya ng barbell sa mukha. Ayun. Kaya kumuha kami ng agad-agad, kumuha kami ng replacement sa kanya. Tapos the following year, siya nang lumabas. And now, marami kaming naging Christ din dito. Ano dito si Miggy Moreno at marami pa na sumali. Tapos ngayong year na to, kasi we've been doing this 35 years na. Wow. 35 taon na namin ginagawa ito. Hindi pa ako, wala pa ako sa council, ginagawa na namin ito. At isang community theater kami na itinatagko nung araw. At umabot ito ngayon na 35 years na. Amazing ha, kasi yung kausap namin kanina, nagpe-play siya ng Jesus Christ sa Pampanga. Nagpapapako siya ng krus, sa krus. 35 years niya nang ginagawa yun. Yes. Wow. At ito, dito sa pakikipag-usap namin sa inyo, 35 years din. Grabe, no? Diba? Imagine. Coincidence what's naman, with the number, no? Ano kaya yung 35? Yung mga bata rito na sumali nung unang-una, ngayon eh, mga malalaki na, may asawa na, meron ng negosyo, meron ng sariling family. Kaya ito naman yung mga ibang bata na sumasali pa rin ngayon na kasi nga na mukhang naging tradisyon na dito sa Santa Ana na every Holy Wednesday may palabas dito sa plaza. Voluntary to, Lou. Itong pag-act nila, walang bayad. Wala eh kasi wala naman kami masyadong sponsor dito, meron namang may mga nagbibigay na ng gulaman, may mga nagbibigay ng pansit araw-araw. Ganun na ano. Pero meron namang makakakuha kami ng konting funding dito. Tell us about Martir sa Golgotha. Anong saan nagsisimula yung kwento at saan nagtatapos to? Martir na hindi pare-pareho. Minsan nagsisimula kami sa Palaspas, yung pagdating ni Christ sa Jerusalem, pagpasok niya sa Jerusalem. Pero ngayon, nag-umpisa yung play sa isang production number muna ng mga kabataan. Tapos mag-umpisa siya sa baptism niya sa kay John the Baptist. Ayun. At medyo hinahaluan ko din ng modern yung play, yung adapted sa panahon ngayon. Like for example, yung pagpili ni Christ sa mga apostles niya. Pinili niya yung mga naliligaw ng landas, yung mga addict, yung mga macho dancers na nagagawi sa masamang gawa. So mga ganun na idinadagdag namin sa play. So parang modern day ito. Modern day Jesus Christ. Yes. Oo, pero inahaluan namin ng modern and traditional. Pinagsasama. Pero still makabayan. Oh.
Maganda. Sining, ganyan kasi na natatandaan ko nung araw, nung lumalabas pa kami ng Passion Play with Anton Juan sa UP nung araw. Talagang medyo may ginagamit nila kasi yung sinakulo minsan sa pagpapahiwatig ng pagmamahal, hindi lamang sa kapwa kundi sa bayan. So ganun din yung ginawa ko towards the end of the play. Uh-oh. Sumulat ako ng isang kanta para ipahiwatig yung pagmamahal sa bayan. Ganda, no? Ano to? Ikaw nagsimula nito, Lou, 35 years ago. Yes. Yes, oo. Kasi nagtayo ako ng community theater dito sa Santa Ana. Eh, ngayon, eto, meron kaming maliit na teatro dito sa plaza ng Santa Ana. At dito kami nagagawa ng mga laboratory plays. Sinasama yung mga kasama natin sa pelikula at stage, yung mga professionals, minsan sumasama na rin sa amin. Nag-join kung may mga pwede silang role na pwedeng gawin. Marami na rin. Oh. Ganda na naman ang advocacy mo, Lou. Ako curious ako. Siguro ito. Alam mo na siguro, hindi naman kami mga pastor, hindi kami mga preacher. Yeah. But siguro one way na ipa-ano namin, makapagturo, itong art ng theater na ibigay sa kanila. Binipilit namin iba't ibang atake sa Passion Play. Mm-hmm. May mga ano na ba artista na nagsimula diyan nung sila yung mga bata pa at ngayon ay mga sikat na? Sino ba yung si Rita? Sino yung pangalan? Si Rita? Rita? Yung sino yun? Si Rita Daniela, Mary Magdalene dito. Wow. Si Ricky Dabao, nag-pilot. Uh-huh. Si Ariel Rivera, nag-Pilato. Isabel Granada, nag-Mary. So, madami na rin sumasali sa mga samahan natin. Through the years, mga no? Maliliit na part. So, ako, curious ako, Lou, kung meron bang mga little miracles? Alala? Tin, pwede kang sumali, Tin. In-invite ka. San ba ako bagay? Pwede ka sa Mama Mary. Mama Mary, Magdalena. crowd. Curious lang ako. Thank you for the invite. Malay mo, in God's time. Curious lang ako, in real life ba, paano na bago ng play, no, Martyrs sa Golgotha, yung buhay ng mga sumasali bilang mga aktor at aktres sa play? Hindi ko rin alam ano kasi yung unang-una naming ginawa itong Martyrs sa Golgotha. Ang prize namin si Ronnie Lazaro. Siya yung unang-unang prize. So ang feeling ko hindi ko alam, hindi ko ayoko sabihin na ano. Pero merong isang may miracle, maliliit na miracle na pag sumali ka dito sa kasi minsan sinasabi ko nga sa kanila dahil yung iba ang advocacy nila ay sumama sa mga telebisyon, sumali sa pelikula, yung mga talent na sinasabi ko lagi na pagbigyan mo tong play na ito at pagbibigyan ka rin sa kanya. Mag-deposit ka dun sa taas. Pagdating ng araw, pwede ka mag-withdraw. Naiisip na hindi lang kasi yung iba marunong mag-withdraw. Kasi pagka sumasali ka rito, nagdi-deposit ka. Pero kailangan matuto kang mag-withdraw. Yung ang problema nga lang, Lou, yung iba, gusto agad mag-withdraw nang hindi nagde-deposit. Di ba? Kaya hindi binibigay ni Lord yung mga hinihiling nila. Withdraw ng withdraw, hindi naman nagde-deposit. Oo. Kailangan na pantayan, di ba? Pantay. Naalala ko lang yung nung ginawa ni May turo dito.
ni ano, Jim Caviezel, nung ginawa niya yung Passion of Christ, sobrang dami ng paghihirap na dinanas niya noon. Tinamaan pa nga siya ng kidlat eh. Totoo lang. Shooting. Iba, yung ibang klase talaga, talagang paparamdam sa ni Lord na nandun siya talaga. Na ito ang paghihirap. Kaya nga Kaya nga nung unang lumabas sa amin si Lance at nabaksakan siya ng barbell sa mukha, eh talagang wasak na wasak ang mukha niya. Nakita na namin yung picture eh. Lumuwa yung mata. Kasi 100 pounds yung bumaksak na barbell sa mukha. So agad-agad naman kami, malapit na yung show. Paano kami makakakuha agad ng replacement dahil mahaba ang process ng rehearsal? But meron naman nag-volunteer sa amin. Na ngayon nasa Amerika na. Tiga mo, nasa Amerika na sila, nag-migrate na sila. So may blessing din na makakakuha. So ngayon, kamusta si Lance? Kamusta itsura ni Lance ngayon? Okay na. Nabalik na. Ay naku, guwapo na. Yan ang miracle, no? Iba talaga, no? Kaya nga, hindi mo nga akalain na may marka na nawasak ang mukha niya. Anyway, Lou, invite mo na 'yung mga viewers natin sa Maynila. Usapin mo rin siyan. Oo, invite mo na 'yung mga mga viewers natin. Inaanyayahan ko po kayo na inaanyayahan ko po kayo at ang buong cast ng Martir sa Golgotha na manood po kayo sa March 25 sa Cartilla sa City Hall at dito naman sa Santa Ana sa Plaza Hugo ay March 27. At ito ang ating mga cast. Walang bayad yan, no? Libre? Wala po. Libre po ito. Dala lang kayo ng silya. Anong oras? Anong oras, Lou? Alas 7 po. Sa City Hall po, sa Cartilla, alas 6. Dito naman po ay alas 7. Ayan, so gabi na, no? God bless all of you, ha? For what you're doing you, for the you, Lord. Thank you, Lou. Thank you. Thank you po. See you soon. Okay, thank you. Ayan, alam mo, nakaparod na ako ng ganyan noon. Ano, a memorable for me. Saan ka nakaparod? Sa Pangasinan. Why was it memorable kasi for you, ano, Papo? Kasi ano, iba yung dating eh. Pag nanonood ka sa gabi, kasama ng mga tao, tapos nakikita mo yung play na they're playing Jesus Christ, Mama Mary. Parang sa isang bata na taga-probinsya, di ba, na napakasimple lang ng buhay noon, yung mga ganong klase mga palabas, malaking bagay na eh. Kaya hanggang ngayon, naalala ko yun, yung sinakulo. Ako, kaya, hindi ko maalala I would recommend it sa mga sa mga kabataan, panoorin nyo yan. Hindi ko maalala kung nakapanood ako ng buo. Pero naalala ko sa province, Quezon, hindi ko alam kung saan eksakto. Basta Quezon, naalala ko. Yung pagpako sa krus. Na parang... Para kay Mang Ruben. Oo, naakala ko joke lang ba yun? Alam mo yun? Totong pako ba yun? Yung mga ganon. Yun ang naalala ko, yung pagpako sa krus. Saka yung mga prosesyon. Oo. Napaka-memorable na mga... Yung salubong, hindi ko makalimutan yun. Prosesyon. Yung salubong, di ba? Anyway, gusto ko na i-share to, no? Bago tayo sa susunod na segment natin. Yung Matthew 6. Verses 19 to 21. Do not store up for yourselves treasures on earth where moth and rust consume and where thieves break in and steal. Instead, store up for yourselves treasures in heaven where neither moth nor rust consume and where thieves do not break in and steal. Something to think about, Papo. Ngayon nga, Holy Week. Dahil sa ating pagbabalik, Mamu, kukumustahin natin ang tinutulungan nating batang si Roger na napagsamantalahan po. At tayo po ay gumawa ng paraan para matulungan itong batang ito. Abangan niyo po yan sa pagbabalik ng Julius at Tintin para sa pamilyang Pilipino.
Nagbabalik ang Julius at Tintin para sa pamilyang Pilipino. Ito naman po ang ating segment na ang layunin ay tumulong sa ating pamilya. May update po tayo sa tinutulungan nating bata na si Roger. Siya po ay 9 years old na ngayon, pero nung siya ay 7 taong gulang pa lang, siya po ay pinagsamantalahan ng kanilang kapitbahay. At dahil dito po sa pangahalay na ito, ay lumabas po ang kanyang bituka. At o-opera na po sana sa pamigitan po ng mga nagmamalasakit sa kanya. Siyempre, maging na ating programa. Pero napurnada po dahil hindi pa ho pwede, hindi ho pumasa sa mga doktor dahil malnourished pa ho si Roger. Kaya kinakailangan tumaba pa siya, no? Kaya ang mission po ng ating programa ay palakasin si Roger para siya po ay sumalang na sa operasyon. Nakapagbigay na po tayo ng diaper mula sa baby ko. Salamat sa iyo, Mitch Fernandez. Jerry, maraming salamat. At tuloy-tuloy po ang supply ng diaper niya. At nag-alaninong din ang philanthropist at businessman, vlogger, star vlogger na si Wilbert Tolentino kay Roger. Binilhan niya po ng maraming kahon-kahon ng gatas para mas lalo pa hong lumakas si Roger. Pagtupad yan sa pangako niya sa ating programa noong February 19. Sige po, okay. Sagot ko na po yung gatas po. Ayan. Huwag sa tumaba si Roger, 20 kilos. Po. Ayun. Ano po, pwede bang virtual hug muna ng mahigpit na akap po, yakap po, yung galing sa kay sa akin po. Yeah, Mami, no? I-share kita, itatap kita sa kasi meron ako sinusuporta ng organization. Yeah, tama. Na yung organization din, isa po rin din ako sa founder na Ahon Mahirap. Papu? Thank you, Wilbert. Thank you, Wilbert. Oh. God bless you more. Oh. Oo, Wilbert, alam mo ba, siya mismo ang bumili ng gatas. Siya mismo. Salamat, so, Wilbert. Yeah, marami pang mga kababayan tayo siguradong tutulong kay Roger. At para sa update, inilapit po natin, no? Inilapit natin si Roger kay Congressman Toby Tiangco ng Nabotas. Yes. Amen. Para po matulungan. Kasi si Roger, mamo, di ba, sa ano lang nakatira, di ba? Natutulog lang ho siya at yung kanyang mga kapatid at yung kanyang nanay sa may semento. Sa malapit sa isang convenience store at sa health center doon sa lugar nila sa Tumana. Ang lamig ng sahig, wala naman silang kutsyon, di ba? So, andun lang sila na walang kasiguruduhan sa kanilang buhay. Paano pag umulan? Tapos umaasa lang sila sa mga bigay na pagkain, ng mga nagmamagandang loob, ang kanyang ina na si Nanay Letty. Kung merong trabaho, sige, pag wala, alam mo yun, walang kasiguruduhan. Dahil nga sa ganung klase ng environment na tinitirahan ni Roger, talagang hindi natin mapapataba si Roger para sa operation. Yeah. Kaya ang pinakamahalaga dyan, katulad nga ng pakikipag-usap natin kay Congressman Toby Tiangco, maalis natin si Roger dun sa lugar na yun at malipat natin sa isang mas komportabling lugar, bigyan ng pagkain para palakasin ang kanyang katawan, at maging handa siya sa operation. Kabutay niyan, mabilis po, no? Mabilis na umaksyon. Ang grupo ni Congressman Toby Tiangco. Salamat. At makakausap po natin si Ms. Karen Damsan. Siya po ay isang social worker ng City Social Welfare Development ng Nabotas. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Karen. Magandang hapon po sa inyo, Sir Julius, Ma'am Tintin. Una-una, nagpapasalamat po kami sa inyo. Dahil po sa inyong mabilis na pag-aksyon na matulungan po si Roger. Ma'am, pagdating niyo po sa lugar na yon, ano po ang inyong nakita? Ano po yung napansin niyo doon sa mag-ina? Opo, actually, pagdating po namin, wala pa po si Miss Letty. Ang nandun lang po yung mga bata kasi naghahanap din po siya ng pwedeng pagkakitaan or maging pagkain, no? Kaninang hapon. Pero naagad naman din po namin natagpuan. So, nung pagkita ko pa lang sa kanya, since matagal na po kami magkakilala ni Ma'am Letty, na-excite po siya kasi sabi ko, ako po yung pumunta rito kasi may maganda akong balita sa iyo. No, sa tulong ng ating congressman ay mabibigyan ka namin ng pabahay, no, or temporary shelter para sa iyo tsaka sa mga anak mo. Ayun po. So, dali-dali siyang nag-embake kagad yung mga bata. So, sumakay kagad sa sasakyan namin. No, ayan po. At talagang excited po sila. Nasabi ko, in-orient ko po sila na yung bahay pag-asa
ay temporary lang po siya na shelter habang hinahanapan po namin sila ng bahay na maupahan na kung saan ay babayaran po ng ating butihing congressman ang kanilang renta. Pero sa ngayon po, siguro po ay dito po muna sila sa bahay Pag-asa para po may mga social workers po dito at mga house parent na pwede rin pong gabayan si Aling Leti para sa pag-aalaga ng mga bata. At the same time po is para po mabantayan yun pong nutritional status, lalong-lalo na po ni Roger, no, para po makakain sila. Siguradong makakain po sila ng 3 beses isang araw. At may mga activity rin po rito, no, para po i-prepare po sila sa pag-aaral. Sino po yung mga batang kasama po niya? So yung pong mga batang, dalawa po yung kasama niya, yung po yung mga kapatid niya o yung mga nakakatanda niya pong kapatid. Ah, okay. Mm, tatlo sila eh, na magkakapatid pa po. Hindi lang nag-iisang anak si Roger. Kaya ang hirap para sa isang ina, si Nanay Leti, na walang regular naman na trabaho o regular na pagkakakitaan, na on a daily basis parang bahala na kung paano magiging diskarte. Kung ibibless tayo ni Lord ng makakain, go. Pag wala. Kaya laking ano, laking pasalamat namin, ang laking blessing ninyo, Karen. Thank you po, Miss Dean. And also, kasi si Aling Leti po ay solo parent. No po, at wala po siyang katuwang sa buhay. Kapag po si Roger ay kailangan makonfine sa hospital, ay hindi po talaga siya kaya niyang magtrabaho. So, hirap din po talaga siya na bigyan ng pangangailangan o basic needs yung mga anak niya, hindi lang po si Roger. Pero sa tulong din po ng community, yung pong mga kapitbahay nila, nakakaraot po sila sa pang-araw-araw na kailangan. Meron pong tayong mga community volunteers doon na pag wala si Aling Leti, ay sila po yung nagpapakain, nagpapaligo, at sumusubaybay doon sa dalawang bata, doon sa dalawang older brothers ni Roger. Pero sa ngayon po ay mas maganda po kasi hindi na po sila pakalat-kalat sa kalye. May mga social workers din po sa ating dito po sa bahay Pag-asa na pwede pong tumingin at house parents po. Habang ini-improve po natin yung nutritional status ni Roger, at the same time hindi naman din po nalileft behind yung pong dalawang kapatid din po ni Roger. Ano yun? Oo, hindi sila nag-aaral. Pasensya na po. Gusto ko malaman kasi habang nasa bahay Pag-asa, meron din po bang magtuturo sa kanila? Paano po yung edukasyon nila? Hindi po sila nag-aaral na tatlo? Hindi po sila nag-aaral na tatlo. Pero po, this year lang po sila nag-stop. Kasi doon nga po sa naging problema ni Roger na lagi pong nasa hospital. Pero yung mga older brothers niya, lalo nang lalo na po yung kuya, anay, ay grade 9 na po. Siya po yung 15 years old at nasa grade 9. Kumbaga, eksakto po yung edad niya dun sa school. Kaya lang, mag-exam siya by Monday. No, para po makahabol po siya dun sa grading period. Wow. Pero si Roger, hindi po siya nakapag-aral pa dahil nga po sa ilang kailangan pong medical attention at ilang mga panahon po na na-expend niya sa hospital para po sa kanyang paggaling. So aware naman pala no ang grupo po ninyo ma'am no doon sa pinagdadaanan ni Roger and hopefully nga po mapalakas natin yung kanyang katawan para matuloy na po yung operation at gumaling na po si Roger. Actually Sir Julius, nung naka-confine po si Roger doon sa naging kaso niya, napuntahan din po siya ng ating mga top WCPD, ating mga police officers. Kaya lang by that time hindi pa po gano'ng nakakasalita si Roger. So, hindi niya pa po gano'ng naikukwento yung abuse niya. Pero anytime naman po, pag ready na po yung bata, no, na maisalaysa yung abuse niya. Pero na yung case niya rin po ay naka-blatter na rin po sa barangay. Although at large na po yung kanyang mga suspect at present. How is the emotional and psychological condition ni Roger? Siya po ba ay parang may signs na may trauma? Paano po siya? Miss Dean, alam nyo, napaka malambing na bata si Roger. Mm-mm. Parang ano, mahilig siyang umakap. Mahilig siyang despite dun sa abuse na naranasan niya. Mm-mm. Parang he's longing to have a family din. Kasi dahil yung nanay niya nga, hindi naman nagsispend, no, madalas nakasama sila dahil naghahanap ng pangkain nila. So silang magkakapatid, hindi lang po si Roger. Ay ganun. Kung makikita nyo po sa picture, kasama ko po yung ating mga
butihing teachers sa daycare. Talagang malambing, tapos lahat ng tao, mami ang tawag niya. So, malambing na bata. Malakas yung kanyang first impression, malakas yung kanyang psycho-emotional aspect. Pero kailangan pa rin syempre natin pagdating sa hospital, pagkuunan po din ng pansin yun. Pero nakikita natin na very strong yung personality nung bata. Sabi nyo nga, ano Karen, matagal mo nang kakilala pala si Nanay Letty. Actually, yung po city government po natin ay tumutulong na po sa pamilya niya. No? Kahit noon pa man. Opo, nahirapan lang po kami siyang i-cross match sa possible na trabaho kasi nga po kailangan niya magbantay dun sa Batis Hospital. Pero po ang ating pong local government, no, sa tulong po ni Congressman Toby at ni Mayor John, actually si Mayor John po ay nagbibigay ng rice ration sa mag-anak ng isang buong taon. No? So, 10 kilos ng rice ang binibigay namin buwan-buwan kay Miss Letty. Tapos kapag yung po, dahil si solo parent po siya, yung pong mga assistants na natatanggap ng solo parent like educational assistants at yung mga ayuda nung nakaraang mga pandemic, no, at nakaraang taon ay nakatanggap din po si Aling Letty. Talaga palang meron ng connection si Nanay Letty, no? Oo, pati sa inyo at pati yung anak. Pero that time, during the pandemic, nabalitaan nyo na yung tungkol nangyari kay Roger na siya'y sinamantalahan. Yes po, ang nag-refer, una pong nag-refer sa amin yung unang hospital po, yung napag-confinant po niya. So talagang nahihirapan lang po kaming hanapan ng trabaho si Miss Letty. Pero... actually nilatag na po natin Miss Tin na i-institutionalize yung mga bata. Kaya lang syempre as a mother, kaya naman natin maghiwa-hiwalay tayo. Masakit naman yun. Kaya, opo, kaya siguro mas maganda rin po na nandito muna sila sa bahay pag-asa at hanapan sila ng mas decenting mauupahan. Nasasagutin naman po ng ating butihing Congressman Tobias Campos. Kasi mga lamang responsible si Nanay Letty, di ba? Ginagawa niya ang lahat ng kanyang para makakaya para buhayin syempre yung tatlong anak niya. Anyway, thank you, Ms. Karen. Thank you sa inyo. At higit sa lahat, maraming salamat kay Congressman Toby Tiangco. In fact, kakausap lang natin sa kanya kanina. Action agad. Ang bilis ko within the hour. Within the hour, nandiyan na kayo agad. Within the day, na-rescue agad yung maging ina. We are truly thankful. And we feel at peace, no? Knowing na sila po'y naaalagaan nyo na ngayon sa bahay pag-asa. Meron lang akong gusto i-comment din, Karen, yung nakita ko yung mga pictures and video mula sa ni-rescue nyo, tapos napaliguan, tapos napakain ng marami. Nakita ko yung talaga parang sabik-sabik sila sa kanin. Yung kanin, Julius. Ang dami na nakain. Tapos tinan mo yan, rumorolyo sila na parang playground yung kutsyon kasi ang tagal nilang hindi na-experience. Siguro yung ganyan, di ba Karen? Yung ganyang small joys, simple joys. Comfort. Alam mo po, Miss Tin, matagal na po kami nagre-rescue ng mga safe family. Mm-hmm. Pero kakaiba po talaga sila, Aling Letty. Talagang agad-agad silang sumama sa amin. Sana in-operate namin na merong tangge o mayroong violent reaction, sila talagang empake talaga kagad sila. Gusto na talaga nila umalis. Pat na kinakausap ko si Aling Letty, sabi ko ang bahay pag-asa ay tutulong po sa inyo, tulungan nyo rin sila, no, na alagaan din po kayo at agad-agad naman din po tumulong at nag-response ang ating mga social workers po dito sa bahay pag-asa. Miss Karen, may tanong lang ako din. Paano yung sa ospital? Kasi may nakausap na kami ni Papo, no, na mga doktor na tumingin kay Roger. Pag ganito po ba, sila na rin pa rin ang mag-o-opera kay Roger o dyan na po sa may Novotas? Kung meron din kayong mga doktor dyan. Opo, ang alam ko po, dun pa rin po sa ospital na nakausap niyo po yung sa NCA. Okay, doon pa rin. Parang sila na po talaga yung sumusubaybay doon sa case ni Roger. Kaya lang po, yun nga po ang goal natin. Kailangan po natin i-improve yung nutritional status po ng bata. Kasi at the age of 9, ang katawan niya po, kung makikita niyo sa personal,
ang katawan niya po ay parang pang 4 years. Oh. Yes. Tapos siguro, po yung mga ano, kuya niya, ganun din po. Ganun din. Dapat siguro ma-supervise talaga ng, ano, ng mga doktor to make sure na mapurga siya. Yeah. At ano yung mga kailangan niyang nutrition sa katawan, yeah, ma-provide natin. Para kayanin yung surgery. Oh. May tanong pa po ako. Bagamat nandyan po siya under the care of Bahay Pag-asa, sa mga nanonood sa atin ngayon na gusto magpaabot ng tulong kay Roger, tulad ng gatas, i-accept niyo pa rin po ba yung mga ganun tulong para kay Roger at sa kanya mga kapatid? Yes po, i-accept po namin. Yun lang po ay yung enough lang po na pangangailangan. Siguro po yun pong gatas at diaper po nung bata or mga vitamins, kasi dito po sa Bahay Pag-asa medyo pang teenagers na yung ating mga vitamins. Okay. Siguro po yung pong pang-edad po na suitable po para kay Roger. Ayan, buti na sabi niyo yun. Basta Pedia vitamins para po sa kanila. Okay. Opo. Sige po, i-work out po namin yan. How will our viewers pala send their help for Roger, mga kapatid, at yung ibang mga bata, no? Diyan sa Bahay Pag-asa, mga ilan po ang inaalagaan nyo dyan ngayon? Marami po ba sila? 22. 22. Man, dami rin, ano? So sila po yung, ano, Miss Dean, sila po yung mga bata na nagkaroon po ng pagkakasala sa bataas, pero po nire-rehabilitate po natin. Oh. No? So, hindi po sila yung nakatenga lang sa parang kulungan, no? Mm-hmm. So, sila po ay may home life. Sila po ay may mga activities, may mga religious activities po sila. Meron po silang IELTS dito. Nakakapagpatuloy po sila ng pag-aaral. At mga iba pa pong skills training. Kumbaga, hinahanda po natin sila bilang bata, no? Na ma-reintegrate sa community, matuwid po yung kanilang pagkakamali at maging matakatanggap-tanggap po sila sa community, pagbalik po nila sa community. Amen. Sige po, maraming salamat po, Ma'am Karen Damsani. Yes. Thank you, Mama. Usap tayo ulit sa mga darating na araw. Keep us posted, Ma'am. Salamat. God bless. Yes po, salamat po. Ayan, mga kapatid, no? Ayan ang ating update naging action, no? Ang ating instant action mula kay Congressman Toby Tiangco ng Nabota. Salamat, sir. Thank you. Bukas po, mga kapatid, abangan nyo po ang mga lugar na nakakamanghang puntahan when you're on a pilgrimage dyan po sa Italy. Mm-mm. At kasama na po dyan sa mga pasyalan or mga lugar na pupuntahan natin sa pamamagitan ng aming vlog ni Papo, yung mga mahalagang religious relics yan ng Kristyanismo and Catholicism. Bukas, mapapanood nyo po yung True Cross of Christ, yung mga iba pang relics ng Passion, tas mga milagroso mga santo atin pong pinuntahan. So, dadalhin po namin kayo sa isang pilgrimage dyan po sa Italy tomorrow. So, tune in sa Julius and Tintin para po maging maganda po ang ating paggunita sa Holy Week. Yes, bukas po yan. So, paano? Sana po in-touch po kayo sa episode na to, The Way I Was Personally Touched. Isang andaming signs, no? From God today sa ating episode na ito. And remember that God is good, God is merciful, at hindi kayo pababayaan ng Diyos. Kapit lang at tuloy ang pagdarasal. Always have faith, hope, and love. Ako po si Mamu Tintin. At ako naman si Papo Julius. Stay safe, mga kapatid. At kita-kita uli bukas. See you.